virtual kwentuhan at kulitan. Oh, brilliant! Be productive by coming up with our own business. Always remember that God is good. Take a break to pause, to relax. Hindi ko mabilang! Ang daumi! Carry natin yan! Dahil level up na ang bonding natin online. Showbiz crush ko si Zanjo. Stay connected sa mga paborito mong artista. Tuloy-tuloy pa rin po yung process of learning. Ano yung theme song nila nung boyfriend niya or girlfriend niya. Got it because may meaning sa akin. Marami akong sana sa buhay. 18 Blackpink merch. Watch the play and have fun with yung new normal. Sana. Ito pa actually yung room ko. So, ayan. Pretty siyang tingnan, pero masarap. Social distancing. Ako! All these and more, only on Kapamilya Chat. Ngayong Merkles. It's game time. Nakakayanig na eskandal. Bungo! Ginawa mo! Eh, mukhang pinatay mo na eh! Nakapigil din ang enforcer. Ikaw naman pala ang mastermind ng blog. Kaya naman ko pala sa blay. Mailigtas kaya si Bungo? Wala tayong oras! Bakit hindi pa rin siya gumigising? The Iron Heart. What's up, Kapamilya all over the world? Ako po si Jeremiah and welcome back to Kapamilya Chat. Mga Kapamilya, we are now streaming live via ironheart.abs-cbn.com/chat. At syempre, live na live na din po tayo sa ating official Facebook and YouTube pages. A shoutout po sa lahat ng ating mga kapamilyang nakatutok this Wednesday evening at sa lahat ng mga kapamilyang kanina pa nag-aabang talaga dito sa ating mga kasama. Before we start, napanood nga natin ng trailer sa mga dapat nating abangang eksena mamaya sa The Iron Heart. Pero bago yan, makakasama at makakakwentuhan natin live na live dito sa Kapamilya Chat, we have Andy Abaya. Hello Andy, kamusta? Hi! Hello Kuya Jeremiah. Hello mga kapamilya. Magandang gabi sa inyong lahat. Kamusta po kayo? I hope you all are doing well. And happy Wednesday! Yes, happy Wednesday and it's really nice to see you again, Andy. This time around talaga. Thank you for as having independent me. Andy, 'di ba? Naman ito. Pero ito na nga, agad-agad na Andy, pag-usapan na natin ng The Iron Heart. Siyempre, congratulations muna sa napakainit na pagtanggap ng ating mga kapamilya gabi-gabi sa inyong serye. Anong nararamdaman mo doon, Andy? Considering na parang yung mga kasama mo dito sa serye, napakahuhusay ng mga actors talaga. Yeah, I'm really grateful Kuya Jeremiah na nabigyan ako ng pagkakataon na maging parte sa napakagandang teleserye. Kasi star-studded talaga and every time na madadaanan ko lang yung mga artista sa hotel, nasa starstruck na ako, parang hala, nakakatrabaho itong mga to. But yeah, I'm really grateful kasi this is a really big project and ang dami kong natutunan sa project na to. I was able to learn from my co-actors and they really, you know, they really accepted me then. They welcomed me then when I first entered the set. So I'm grateful na binigyan ako ng ganun kalaki na tiwala to be part of this kind of project. Galing. Naku, baga minsan may fangirl moments ka pa sa mga co-stars mo dito sa serye. Diba? Yeah. Pero Andy, ito ha. Ang daming mga kapamilya natin na nakakapansin na parang napakahusay mo na talaga mag-Tagalog. Kasi ako din napansin ko from your past guestings dito sa Kapamilya Chat, parang Asconyo girl pa yung atin yung Andy. Pero ngayon talaga, di ba? Like, I think yeah, same yeah, yeah, naman. Yeah, yeah. Paano? Ikaw ba talaga parang inaaral mo ba? Or dahil puro parang Tagalog yung mga nakakausap mo madalas? Well, sa totoo lang, nung simula pa lang naman na nakalabas, actually nung nasa loob pala ako ng bahay ni Kuya, sinasabihan na ako na magtagalog ka. Hanggat sa paglabas ko, yung mga nakasama kong mga direktor, sinasabi sa akin na tanggalin mo na yung accent mo. Kasi, you know, para pagka marunong ka talaga magtagalog and alam kong, especially dito sa Iron Heart, iba kasi yung role ko dito. Hindi naman ako sosyalin dito. Sosyalin. Hindi kasi kami mayaman dito. So, kailangan ko talaga ipakita na yung paano magsalita yung Pilipino na Tagalog natural talaga. And, I think it started in Connected Movie when I started to really tone down the accent because yung role ko din doon, somewhat kwela, jologs. And with that, parang kaya ko pa rin naman with the accent, kaya ko pa rin naman maging social-socialin. But I think being able to speak
na matatas yung Tagalog ko, matatas yung Tagalog ko, mas makaka experience ako ng iba't ibang roles talaga. Like, there's versatility in it. And yun yung advantage niya. Galing. That's the magic. Na doon na nga papasok yung pagiging mahusay na aktor ni Andy. Kasi kaming mga viewers talaga napapansin namin na parang naman, ang galing na nung Andy mag-Tagalog talaga. Pero speaking of your character, si Maia, ano na bang update kay Maia, Andy? Ano na bang update kay Maia? Well, nakikita niyo naman since the beginning of the series na si Maia nandun siya sa lighter side or lighter plot ng story. And slowly, since mas na-encounter na niya si Troy, which is played by Luis Abuel, mas nakikita niya yung darker side ng show. So, onti-onti niyang natutuklasan kung ano ba yung nangyayari sa mundo nila Apollo, sa mundo nila Vino, sa mundo nila Troy. And malalaman natin kung ano ba yung mangyayari sa kanya pag tuluyan na niya talagang na-discover kung ano ba yung mga racket nila, ano ba yung mga pinaggagawa nila, yung mga action-action na yan. Yun. Kumbaga, there are lots of things to unfold pa sa character ni Maia pala, no? Talagang abangan nating lahat yan, di ba? Kaya tutok lang kayo mga kapamilya. Tama, tama. Pero Andy, ito, nabanggit mo kanina na kumbaga may fangirl moments ka sa mga cast ng The Ironheart. Kamusta sila katrabaho sa set considering mga Jake Cuenca, Richard Gutierrez? Kamusta sila? Well, na yung mga artista pa lang na naka-exena ako in Ironheart is si Kuya Richard Gutierrez, si Ate Sue Ramirez. Though I've met sila Kuya Jake Cuenca, sila Ate Dimples. And, you know, they, even if they're yung status nila sa pagiging artista, sobrang taas na, star-studded na sila, napagaling na nila ng mga aktor at actresses. Sobra, andun pa rin yung pagiging humble nila. Like, they would really, kasi I feel like I'm one of the new actors in the show. So, I think they, even if bago ako, nandun sila, especially si Ate Sue, sila Mama Jai, tinutulungan talaga nila ako kung paano ko, how I can bring the best of myself pag nasa set. And even the directors, even the production staff, they're always there to help me. They're always there to guide me. Kaya every time na I'm on set, or every time nagsushoot ako for Ironheart, hindi ako yung namamablam, hindi ako yung nasa stress because I know that I am in good hands. Totoo. Surrounded ka with good people na talagang ini-influence ka to be a better person. Talaga. Speaking of Sue and DJ Jai, kumusta sila? Kasi di ba parang on-camp, kumbaga parang magkakapatid, pamilya na yung turingan nyo. And off-camp naman, nakikita naman yung parang bardagulan moments nyo minsan. Kumusta ang inyong ano, trio talaga? Nako, mahal na mahal ko yan sila Mama Jai at Ate Sue. Ang dami naming bonding moments. I mean, very simple lang yung moments namin sa set habang naghihintay, sabay-sabay kami kumakain. Minsan nagbibisitahan kami ng kwarto para kumain lang, para makipagkwentuhan. And you know, kahit na mas matanda sila Ate Sue tsaka Mama Jai sa akin, sobrang close ko sa kanila na I could open up to them, I could like tell them anything and they would tell me anything then. And I think that really helped with our chemistry on screen, kasi off screen, kung ano man nakikita niyo yung pagiging close namin on screen, ganun din kami off screen. Like, may time pa na naghihintay kami para sa eksena namin. Tapos, nagti-TikTok lang kami kasi si Ate Sue, sabi niya sa amin na, turuan niyo naman ako mag-TikTok. Andy, turuan mo naman ako mag-TikTok. So, naghanap-hanap kami ng mga dance, ng mga sound sa TikTok na gagawin namin. Nakabang ko yun sa cellphone ni Ate Sue. Ang dami namin. Ang saya lang every time na I'm with them. That's why every time na I'm in Cebu, I always look forward to working sa Ironheart kasi nakakasama ko din sila Ate Sue, sila Mama Jai. Ang galing na may bangkong content kayong tatlo na sa TikTok talaga. TikToker na yun si Ate Sue. Yes, yes. TikTok era Sue Ramirez talaga. Yeah. Grabe. Pero with Luis Abuel naman, Andy, ano yung kanina na-mention mo nga na ito na parang nag-unfold na si Maia. Working with Luis, ito din ba yung first time mo to work with him?
Yeah, actually si Luis isa siya sa mga bago kong ka-eksena ngayon sa Ironheart kasi parang papasok na si Maia sa school, tapos makikilala niya si Troy, and then si Troy parang papasok siya sa Troll Farm, and then a lot of things are gonna happen Yeah. in the future. So, you know, kasi it's an honor to be working with Luis since I know na he's a child actor and he's been in the industry for so long. So, you know, being able to work with someone na magaling, it's fulfilling kasi marami din akong natutunan kay Luis. Sobrang professional niya, sobrang galing din niyang umarte. Kaya, yun, para kaming magkakapatid. Pag si Mama Jai yung mommy namin, tapos ako, si Sue, si Luis, kami yung anak niya, ni Mama Ayo. Jai. As legit Mama D pala siya sa inyo sa set na. Mama D na Mama D, si Mama Jai. Pero ayan, speaking of them talaga, ano yung kumbaga new discoveries mo sa kanilang tatlo na pwede mong i-share sa mga kapamilya natin na sa tingin mo hindi pa nila alam? Sige, simulan natin kay Luis. New discoveries. Well, you can see na si Luis kasi very serious yung character niya in Ironheart. But same lang siya na sobrang jolog, sobrang kwela, mapakwento din. Tapos, si Ate Sue. I think everybody knows naman na Sue is really, ano, parang masayahin siyang tao. Sobrang kwela din niya. And I have to say, I can vouch for that, na ganun talaga siya. Yung pagiging palaban niya as Venus, I could see that in her as well. Because I could see na sobrang passionate din niya sa pag-aarte. Kaya na-amaze ako pag nakikita ko siyang umaarte na kahit pagod siya, kahit tuloy-tuloy yung mga eksena niya. Same. Whenever na she would be on set, she would give her all pa rin. And with Mama Jai naman, because I've met Mama Jai like right after I went out of PB dahil sa mga interview, di ba? Sa pagiging host niya. And sobrang mapakwento ni Mama Jai. Naaaliw ako sa mga kwento niya sa amin na parang, wow, talaga. And sobrang maalaga si Mama Jai. Like I said, sobrang mommy talaga siya. You know, yung kahit hindi kami magkasama, mga ngamusta siya, parang kamustahan na nap, or kung lilipad man ako sa Cebu mag-isa, magte-text siya sa akin, oh, nasa Cebu ka na ba? Nasa hotel ka na ba? Tapos ako rin, kinakamusta ko siya. Kung minsan nasa ABS, sa hotin text ko, Mama Jai, pupunta ba sa ABS? Kita tayo. And yun, we would really like update each other na magkakamustahan lang kami. Galing. No, kumbaga, legit na may nanay figure talaga kay Mama Di pala. Na, kamusta ka dyan? Saan ka? Ang ginagawa mo ka? Yeah. Yes, that's what I really love about Mama Jai. Galing. Pero itong The Iron Heart entirely shot in Cebu talaga. Kumusta naman yung experience ni Andy na parang kumbaga flying to Cebu all by yourself talaga? Kumusta experience, Andy? Well, funny thing, kasi the first time I was asked to fly to Cebu, it was like last minute. Parang sinabi lang na, oh, Andy, lilipad ka sa Cebu. So parang ako, ha? Nagulat ako kasi I wasn't sure na I was actually gonna be in part of Ironheart. So when they asked me to fly to Cebu, that's when I was sure na I'm part of it na. And it was my first time, as in, pinaka first time ko yun na lumipad mag-isa. Tinetext ko yung handler ko, Ate Jo, paano to? Paano ba lumipad? Ano bang gagawin ko? Kasi hindi talaga ako nagta-travel alone. I'm usually with my family, with my parents, or with my ate. So I'm usually with them. And actually, pag lumilipad naman ako, it's not a hassle kasi binibigyan naman ako ng details kung ano yung flight ko. Tinutulungan din naman ako ng mga staff sa airport. And pagka dumadating ako sa Cebu, may nagsusundo naman sa amin, binibigay sa akin yung details. So, at first, it's really nerve-wracking to fly alone kasi I've never done it sa buong buhay ko. But now, sanay na ako na lumipad. Pabalik-balik sa Cebu. Ginagawa nilang ano eh. QC lang Uh-oh. Yung Cebu. Oo nga, no? May mga ganun moments na parang balikan lang paminsan. Diba? Grabe. Yeah. So nasanay na rin ako and I really enjoy it. Parang it really contributed to my independence na ngayon na experience ko lumipad mag-isa or mag-travel mag-isa. And it, you know, nandun yung pagiging cautious ko sa sarili ko na mag-iingat ako, pag-iingatan ko yung mga gamit ko, dapat aware ako kung anong oras na ba yung flight ko, kung delayed ba.
yun, nakakatulong yun para maging independent din. As independent woman na talaga yung grown up woman, ganyan. Yes, grown pero up. Ano yung masasabi mo, Andy, na parang kumbaga pinaka-unforgettable moment mo dito sa The Iron Heart? Whether it's a scene or behind the camera, ganap, ganyan. Actually, madami. Siguro, I'll just share like a funny. Sige. Ang dami. Pwede ko sabihin lahat. Madami akong favorite moments sa Iron Heart. Ito na lang isa, parang yung eksena na air na to, yung eksena nag-agawan kami ni Mama D ng 500 kasi may pustahan kami ni Venus. So nag-agawan kami. So nag-agawan kami, nagsasagutan kami ni Mama D. Tapos yung line ko kasi ata noon was, Ate Venus, bariyahan mo na lang to para maghati kami. So nadala ako sa emotions ko, parang nasabi ko ata, Ate Sue. So Ate Sue, bariyahan mo na lang to. So nasabi ko yung pangalan ni Ate Sue habang ginagawa yung eksena. Tapos hindi ko na-notice na nasabi ko Ate Sue. Tapos biglang tumahimik sila. Tapos sabi ni Mama Joy sa akin, Ate Sue, doon ka lang na-realize na nasabi ko Ate Sue. Then it was really funny, nagtatawanan kami. Sabi, sorry po. Yun. That's one of the funny moments na we had on set. May time nung ito isa pa, yung first time ko maka-exa na si Kuya Richard Gutierrez. Sobrang na-starstruck ako nun. And then fangirl moment, like, parang wow, parang my God na dumating legit sa na. Sobrang na-starstruck ako noon. Tapos, hello po, ganun. Eh, yung eksena namin noon, parang kikiligin-kiligin kami ni Mama Jai dahil dumating si Apollo, dahil may dala siyang mga ayuda. So yun, at least nalabas ko sa eksena yung kilig ko doon. Si Mama Jai din, nalabas na sa eksena yung kilig niya doon. So that was an unforgettable moment to actually have a scene with Richard Gutierrez. Ang galing na parang ako nun. Ang galing as parang as Maia and as Andy and Mama D as Jaiho, diba? Parang hindi naghahati yung pag fangirl moment yun talaga kay Richard and yeah, Apollo yun na talaga. Yun kasi yung first time namin talaga na maka-eksena siya. Grabe na. Ang daming mga hindi makakalimutang ganap talaga while on set of The Iron Heart. Pero eto, Andy, kanina before we start, nag-post tayo sa Twitter if your fans have any questions for you. At ito yung mga ilang questions na napili natin. Galing kay at I am fading here. Sabi niya, gusto mo din ba ma-experience mga action scenes sa The Iron Heart? Ako, ito ba yung mga dapat naming abangan din? Kay Maia talaga, Andy? Wait, wala pa ako mga action scenes. Pero, paano bang action scenes? Siguro yung mga not really action na ako, kasi parang hindi bagay na si Maia na ipagsapakan. Oo, di ba pa? Si Maia na may hawak na baril, parang hindi ko siya na-imagine. Oo, eh parang as baby girl siya ni Venus at as ni Mama. As baby kasi yun. Si Maia here. Pero I'm willing to experience it. Na kahit yung makidnap lang or makuha ni engineer, yung mga ganun. Gusto ko naman ma-experience yung mga darker scenes nila sa Iron Heart. For a change, you know. I'm willing to do that, 100%. Ayun. So, abang-abang tayo, mga kapamilya. Malay natin, no? Habang nagpapatuloy ang kwento, eh, may mga ganyang ganap kay Maia. So, tutok, mga kapamilya. Next, sabi ni at Josh Mandy, which aspect of your role, Maia, was the most challenging for you? Which aspect of the book? Siguro yung pagtatagalog. Like, kasi si Maia sobrang talas ng Tagalog. Yun kasi Tagalog. Yung goal nila for her. She is young here, tapos madaldal, ang bilis niya magsalita. I mean, that's how I understood the character for Maia. So, as in, may mga, pag pinapractice ko, may mga words na hindi ako sure paano siya bigkasin, tinatanong ko pa kung tama po ba na ganito. Para mapakita talaga yung personality and yung role ni Maia. So I worked on that talaga, yung pagbigkas ng mga lines na Tagalog for Maia to fit for her role then. Galing. Eto, susunod na question naman galing kay at @A_Andrea. How do you compare yourself to your character as Maia? Similarities na lang siguro, ganyan. With Maia. Similarities with Maia.
Siguro one thing that I see in Maia is that she's really mapagmalasakit siya and maalaga siya. You know, she's a good friend, she's a caring friend, she's a caring sister. Kasi most of my scenes, I would always, you know, yung willing ako na magtrabaho para makatulong kay Ate Dino at kay Mama D. Like, I'm willing. Even if I'm studying, I'm willing to work, like, have a side job to help them. And I could say that for myself na somewhat, I'm also a caring friend, a caring daughter. Mm-hmm. Agree ka ba, Mommy? Kung nanonood ka man. Nag-agree ka ba? Pero, you know, like, there's... I enjoy caring for other people, just as Maia does. Pero itong next question, Andy, parang ang dami kong questions na nabasang ganito. Sabi ni at Codria, since you're doing two projects at the same time, how do you handle the stress and exhaustion from traveling back and forth while studying as a college student as well? Oo nga naman, paano binabalance, ginajuggle ni Andy yung lahat ng ganap? Nati ko yung sarili. Joke. How do I say pa? I have to admit na there has been like multiple times na napapagod na. Pagod na ako. Na iiyak na lang ako sa pagod. But then, you know, it's... I enjoy doing it eh. Like, I love doing what I do. And every time na, even if I'm tired, kunwari, may time kasi na lumipad ako sa Cebu, tapos I stay, like, from Feb 5 to 8. Tapos, I stayed there until the 8th, diba? I had taping nung 8th. Then, I flew back to Manila to tape, to shoot for Teen Clash. So, it was like one day shoot. Then, the next day, I had taping for Ironheart, which is the 10th. So, I had to fly back. And, late kami natapos noon. So, segue ako sa... Umuwi ako para maligo. Tapos, segue ako sa airport. Then, diretso ako sa taping. It was tiring. But then, I didn't really... Ni naman ako nag-complain ng sobra. Kasi once na dumadating ako sa set, na-energize ako na parang, ito na, aarte na ako ulit. I always look forward to acting kasi. And in terms of my academics, may goal talaga ako ever since bata pa na makapagtapos ng pag-aaral ko. And yung goal ko is to be able to graduate talaga in a prestigious school, which is DLSU. I worked hard for that. Nag-aral ako para sa entrance exam. Ayokong sayangin yung opportunity din na maging student and makapagtapos ng pag-aaral. So, you know, like, I think the only reason why I'm able to handle all of these responsibilities is because I focus on that, on the goals I have for each of it. Like, my goals for Ironheart, my goals for Teen Clash, my goals for my academics. Like, I focus on that and I really have that commitment to accomplish them. Kaya, kahit anong pagod pa yan, kahit ilang beses pa ako umiyak, I'm still gonna do it. Like, I still wanna do it. I still wanna accomplish it. Galing. Pero, I'm sure everything will be worth it in perfect timing talaga. Especially with your studies. So, we can really feel your passion when it comes to your acting at syempre sa school mo din talaga. And totoo yung tatawagin natin mga kapamilya si Andy na parang hashtag segue princess. Grabe yung lala ng schedule na from Cebu to Teen Clash to babalik ng Cebu for Ironheart. Tapos, at the same time, may online school na ganap. Paano? Grabe, paano talaga? No? Segue princess ka na talaga, Andy. Pero grabe talaga. So, abangan din naman, isa pa yung Teen Clash na mamaya pag-usapan din natin. Pero ito, for now, invite mo muna ang ating mga kapamilya na patuloy na suportahan at abangan ang mga kaganapan Maia sa The Iron Heart. Go ahead. Ahoy mga kapamilya, this is Andy Abaya playing the role of Maia sa Iron Heart. Panoorin niyo po yan, tutok po kayo every weeknight yan, 8:45 p.m. sa lahat ng kapamilya channels, A2Z channel, and @1TFC. Thank you guys, and don't forget to use our hashtag every weeknight. I think the hashtag today is hashtag TIH jailbreak. Nako, exciting yung episode ngayong gabi. Kaya tutok lang kayo mga kapamilya. Yes, support mga kapamilya sa The Iron Heart. And again, please use the official hashtag for tonight's episode,
Hashtag TIH jailbreak. Ayan na nga. Pero syempre, kanina na-mention na nga natin ng Team Clash, Andy. Ito, pag-usapan na natin dire-diretso na. Ito na nga, sunod-sunod yung blessings. Kaya naman ikaw nang tinaguro ang Segway Princess talagang. Anong feeling, Andy, na parang, kumbaga, ongoing si The Iron Heart at the same time, ito si Team Clash naman dumating din. How do you feel na super blessed ka when it comes to your showbiz career talaga? Well, yun nga po. I'm really, really, really grateful na pinagkakatiwalaan ako ng management, ng production, ng Team Clash, ng production ng Iron Heart, nila Direk Loren. Grateful ako dahil tuloy nila akong binibigyan ng project. Hindi dahil, ano lang, hindi, like for the reason na alam nilang kaya ko and naniniwala sila sa akin. So, I really don't want to disappoint them. Kaya I'm really working hard on these two projects at kung ano mga projects na darating sa career ko. And, you know, I'm also really happy and I'm excited. Every time I do both, yung mga segue-segue nga, na-excite ako kasi nag-iiba, Maia kasi and Mandy from Team Clash. Si Mandy yung character ko sa Team Clash. They're completely like two different people. May similarity sila pero may pagkakaiba din sila. So, I'm somewhat like put in a challenge kung paano ho magagawa si Mandy na hindi nila makikita si Maia and si Maia na hindi nila makikita si Mandy. So that's what I'm doing to challenge myself. Na paano ho like from nuances, from actions, from movements, paano ko madidistinguish na ito si Maia, ito si Mandy, tapos ito si Andy. Hindi na dapat makikita si Andy sa anilang dalawa. Parang ganun. So, I'm grateful na experience ko din yung mga ganong challenges in acting kasi nakaka-contribute siya sa na-hone ko yung skills ko sa pag-a-artist, sa pag-perform. Yun. Galing. Totoo yun. No? Minsan, syempre, kumbaga, okay, as Maia pala ako dahil nasa Iron Heart ako. Ay, as Mandy naman pa. So, ganun yung kumbaga yung parang kailangan trabahuin ng isang Andy Abaya na pagsabayin, or not really pagsabayin naman, pero yung two roles portraying the two different roles talaga na dapat abangan naman natin itong si Mandy talaga sa Team Clash. Pero si Mandy kasi, sabi dito parang siya yung campus darling and the fangirl sa show. And eto nga, na-mention mo kanina na si Andy Abaya po mga kapamilya, isa rin pong talagang fan, nagpa-fangirl din siya. Ano yung masasabi mong most unforgettable fangirl moment mo as Andy? Most unforgettable fangirl moment? Siguro nung Star Magical Christmas Ball, I met si Kathleen Bernardo and Danielle Padilla for the first time. I mean, yeah, like, makausap sila. Sabi ko, hello po. And then I asked for a picture kasi. And grabe, they're like beautiful like beautiful human beings. Like, na-amaze ako na sobrang simple lang nila pero ang lakas ng dating nila. Then I asked for a picture. Then yun. Then Kathleen asked kung ano yung name mo. And I'm like, I'm Andy po. So nice to meet you. Kunyari ganun-ganun. Pero deep inside, I was like, ganon. Namisigaw na ako sa love kasi sobrang kinikilig ako na na-meet ko sila and actually naka-interact ko din sila. Yun. So, kumbaga, deep inside, parang smell ka, pero yung parang bursting na talaga yung emotions, yung feeling mo sila. Yeah. Totoo. Parang, oh my God! Nakakausap sila. Katniel to, Katrin Bernardo, Daniel. Diba? Yeah. This is really happening, really kumbaga. I'm a fan of them both talaga, ever since. Grabe, no? Pero eto na nga, dito sa Team Clash, muli nating mapapanood ang pagsasaba nyo ni Kobe Brown dito. Siyempre, yung mga Kodria fans natin dyan, super excited na sila. For this one naman, papaano kayo naghahanda ni Kobe for Team Clash? Yung the usual routines na we do, we would always like read our script, siniintindi namin yung script, naggagawa kami ng characterization. Ever since saying goodbye, we were taught to do characterization, like to put the backstory for our characters. And to like explain why our character is like this, bakit fangirl si Mandy, bakit siya kilig na kilig kay Zoe and Ice. And actually, fun fact, si Mandy fan din siya ng Katniel. Oh! So, relate na rin po yung Andy, Katniel. Mga kapamilya. But, yun. And actually, yung isa sa mga bago namin ginagawa ni Kobe now is that
we're in a triangle with Fana, yung with Sab, which is played by Fana, but it's not like si Josh played by Kobe ina pinag-aagawan ng dalawang bay. It's like Fana, parang may involve si Mandy sa friendship ni Fana, ni Sab and ni Josh. And then Sab and Josh compete with each other in order to like win Mandy. Parang ganun yung eksena. So it's not just the chemistry between me and Kobe, but our chemistry, the three of us, in chemistry naming tatlo, but in chemistry ko with Fana. So we're working on that. We would, you know, we would have like discussions. Pagka may eksena kami, may we discuss kung ano yung gagawin kami ni Fana, nag-uusap kami. Si Fana kasi mahilig siya, which is actually a good thing. Kasi you have creative freedom in Team Clash, pwede ka mag-adlib. Mm-hmm. And si Fana, na-amaze ako sa kanya kasi pagkatuwing nag-throw lines kami, may mga adlib siya na naiisip. Tapos na-amaze ako na parang, wow, ang bilis ng utak mo. Pwede yan, ganun. So yun, so we would practice together, the three of us. And kasi it's like a new thing for us kasi diba, usually it was me and Kobe lang, but now yes, it's with Fana. So it's something that we, the three of us, have to really work on para makita yung chemistry namin on screen, kaming tatlo. Galing. Naku, baga may teamwork sa inyong tatlo. Dito yes, sa may teamwork. Team Clash talaga. At kaabang-abang din pala si Fana dito sa Team Clash, mga kapamilya. So, supportahan natin. Andy, eto na nga. Invite mo na ang ating mga kapamilya na pakaabangan ng Team Clash very soon. Go ahead. Okay, mga kapamilya. Abangan niyo po ako bilang Mandy sa Team Clash. This is from Black Sheep and it's an I Want TFC series. Abangan niyo po yan sa March 17 na mapapanood niyo na po yung first episode. And abangan niyo po yung mga susunod naming promo this Saturday. Mapapanood niyo po kami, may mall show po kami sa Vista Mall Taguig and sa Sunday sa Vista Mall Naga. So I hope to see you guys there and thank you sa mga nagpapasalamat ako sa suporta niyo para sa Team Clash so far. Keep supporting us. Thank you guys. Yun. Support mga kapamilya, and I'm sure sa mga darating pang mga araw ay makakasama pa natin ang iba sa mga cast ng Team Clash dito sa kapamilya. So, kaya abangan natin yan, and for now i-follow natin silang lahat sa kanilang mga social media accounts para updated tayo kapag kami mga mall shows, guestings, and ganap ang lahat ng cast talaga. Pero syempre, ito na nga para sa ating mga Facebook Live viewers na nakatutok, lipat na po kayo sa ating official website or sa ating YouTube channel dahil marami po tayong challenge na inihanda for Andy Abara. Facebook Live viewers, lipat na and see you guys there. Bye! See you! Transition. Boogs. Transition real quick. Boogs, diba? No? Wala na commercial gap. This time around, Andy, ito na. Ang ating clash question. So parang this or that lang ito. Pipili ka lang ng isa sa ating choices. Let's start with first ito. Be able to dance forever or sing forever? Alin na mas gusto ni Andy? Be able to sing forever. Why singing, Andy? Why singing? I feel like, I mean, both naman. Both dancing and singing na express mo talaga yung sarili mo. But I could see myself expressing yung sarili ko more pagka kumakanta, especially now na I'm more like musically inclined. I listen to different genres of music, and you know, hindi lang siya yung nakikinig lang ako for the melody, but I try to understand what the song's about. I try to understand what the lyrics are about, and yun, mas na-express ko yung sarili ko with singing. Yes. Galing. Kumbaga, hinihimay ang bawat lyrics ng kanta talaga. Iniintindi, di ba? Totoo eh. Speaking of music, ayan, eto, susunod. OPM rock or OPM love songs? OPM love song. Ano yung song na parang recently or talagang LSS si Andy? Ano ba? Na OPM? OPM. No, OPM. Well, yung pinapakinggan kong OPM recently, it's an old song na, yung Bakit Di Totohanin by Carol Banawa. Like, yung sinesearch ko sa YouTube, this kinakareoke ko. May pagka-old soul ba si Andy? Not really, but I remember kasi pagka tuwing nagkuhumo livestream ako before, I really, you know, look into songs na
sikat dati para ma-perform ko, para mabuhay yung mga puso ng mga old souls then. True, you know, true. Kasi Oo. Iba, I noticed naman na medyo iba na kasi yung atake ng music ngayon. But it's a way of appreciating how songs were made before then. And maganda din yung mga kanta dati. I enjoy listening to it. Totoo. At saka ang galing na, that's the power of, and that's the magic of music. No? Kahit kumbaga hindi natin generation yung song na yun. Kapag ka kinanta or talagang pinakinggan natin, parang sa, makaka-relate at makaka-relate pa rin talaga tayo. Yeah. Next, eto, friends to lovers or enemies to lovers? Hirap naman, I don't, friends to lovers. Friends parang to ang, lovers. Ang hirap naman ng enemies to lovers. Ang hirap nga nung, mag-aaway kayo tapos, for me, tapos, I don't think I could ever, pag nag, I mean, pwede, kaya ko maging civil sa mga tao kahit hindi kami okay. Pero, maging lover. Ang hirap. Imposible. Para sa akin. Para sa akin lang, guys. Baka yung, sa, yung sa, iba sa inyo, kaya nyo. Pero ako, hindi ko sure kung kaya ko. And ayokong i-test. Ayokong magka-enemy muna bago magka-lover. Totoo diba? Naman din talaga. Diba? Maging friends na lang tayo lahat. Parang mas maganda enemies to friends na lang, no? Ganyan na yes. lang. No? Kaysa, tama. Next, ito. Receive 100 chocolates or 100 flowers. 100 chocolate. Para busog. Oo, di ba? For me, para busog. Mas diba? Ikaw ba, Andy, mas prefer mo talaga to receive chocolates rather than flowers? Or minsan, depende sa mood, ganyan. I appreciate naman receiving flowers kasi nandun yung, di ba, it's the thought that counts na, I got yes, you flowers. It nakakakilig naman talaga pag nakakuha ka ng flowers. Kaya pagka Valentine's, last minute talaga. Magkwento ko lang, guys. Nung Valentine's Ayan kasi, na kakalipad ko lang from Cebu. So, late ako naka-uwi. Like, mga gabi na ako naka-uwi. Pumunta talaga ako sa market para bilhan ng bulaklak yung mommy ko tsaka yung siblings. But tinetext na ako ng dad ko, nasan ka na? Sorry, daddy. Hindi ko nireplyan kasi baka sabihin niya sa nanay ko na binibilan ko siya ng flowers. So, yun. Because I really wanna... I see, like, giving flowers as a way to show appreciation to that person. Kahit hindi mo pa yan jowa or anything, kahit mom mo yan, friend mo yan, it's like a good, parang a gesture of appreciation. That, I mean, that's how I see giving of flowers. But personally, parang okay lang na hindi mo bigyan ng flowers. Okay lang din naman kung hindi mo. Okay lang kung hindi niyo ako bigyan ng gift. Kaya ko naman ibili yan. Joke lang. As independent. Pero, I'd rather, like, if I were to choose, I'd rather receive chocolates na lang. Chocolates talaga. Pero that's very sweet gestures of you, Andy, na talaga to give your mom a bouquet of flower. Talaga. Sabi nga ni Miley Cyrus, I can buy myself flowers. I can buy myself flowers. So, naniniwala din po yung Andy Abaya sa mga ganong linyahan. Mga kapag... Oh, ayan. Ganun po sinelebrate ni Andy yung Valentine's, mga kapamilya. Kasi parang dami ko rin nababasang questions na nasa Cebu si Andy nung Valentine's, paano niya sinelebrate? So, ayun po, sinurprise niya yung mom niya with a bouquet of flowers talaga. Yeah, next, eto naman. Sisters. Oh, sweet, sweet. Next, Instagram or TikTok? Instagram. Why? Siguro I enjoy like looking at the feeds of people. Doon na kasi doon parang may reels na rin kasi yung Instagram. So parang naging yes, TikTok uh-oh. Na rin siya. And sa TikTok kasi hindi na kasi ako masyado updated sa TikTok. Sinasabi na nga ng ibang fans na nakalimutan ko na yung password ko. Sorry na. But I'm trying to stay updated sa TikTok. I just don't no, kung ano na ba yung mga sayaw. Ang gagaling na kasi naman, ang hirap na kasi ng mga sayaw. Pahirap ng pahirap sa TikTok talaga. Ngayon eh. Hindi ko na kayang sayaw yun eh. Kaya Instagram na lang. Tapos, doon ko pinopost yung mga ganap ko, yung pictures from
may ganap or whenever I would scroll dun sa explore page nila. My favorite is pag nakakita ko ng mga cute na dogs, sinasave ko talaga. May bookmark ako dun, cutes. Tapos dun yung mga aso. May ganun. Lahat ng nakikita ako. Natutuwa ako pag napapanood ko yun sa Instagram. Parang kahit, even if I'm having a bad day, like, just being able to see these kinds of posts na yung mga kahit cute babies, cute dogs, or yung mga quotes. Kasi I would see people like post quotes. May mga accounts sa Instagram na naglalagay ng quotes, mga reminders. And I would save it, you know, para to lift myself up then. So I prefer Instagram. And napapangiti ako, Andy, kasi that's the proper way of using social media talaga. No? Focus on the positivity, good vibes na lang talaga, rather than mag-deal with negative bashing and all. At, ang ganda, no? Na parang tinisave mo yung pag may mga nakikita kang cute stuff, then kapag if you're having a bad moment, bad day, pwede mong balikan, tignan, and somehow malilit yung mood. Ganda eh. Galing. Galing nung Andy doon, mga kapamilya. And sana kayo po mga nanonood, eh, somehow mapulutan niya ng parang aral yung ways ni Andy na paggamit ng social media na sana gawin din nating parang habit din rather than mag-focus sa ibang bagay or negativity talaga. Galing, galing. Yes, I agree. Next, yes, eto, susunod. Watch a concert or watch a movie? Watch a movie. Kaya watch mo a alone, movie. Andy? Alone? Like sa cinema mag-isa? Yeah, oo. Kaya ko naman siguro. Ang hindi ko pa yun na-experience. Pero to try it someday. Para, mag-isa lang ako. Pero gusto ko yung may kasama para may kachika ako na parang, ano ba naman yan? Ba't di siya nag-ano? Andyan na kayo multo, ganun. Para makapag-rata ko. May kakwentuhan, oo. Kasi ganun kami ng family ko pag nanonood kami. Magko-comment-comment kami. Kaya minsan di na kami nagsisinima kasi baka masyado kaming maingay sa bahay na lang kami manonood. Ganun point. Pero mas prefer ko kasi yung movie. Personally kasi hindi ko, like whenever na I'm in a crowd, I get really anxious. So parang hindi ko masyado na enjoy yung sobrang crowded, yung sobrang daming tao. Kaya mas prefer ko na lang watch a movie. Though I've been to concerts, hindi lang ako yung nakikisiksik na sa crowd. Yung talaga like, party, may ganong moment talaga, oo. Hindi na ako yung nakikig-ganon-ganon. Kasi feel ko, hindi ako makakahinga pag nandun na ako sa ano, pag ang dami-dami ng tao. Like, oh my God. Pag napag-hitnaan ka, palibutan ka na talaga na madaming. Hindi ko na ata makakaya yun. So yun, I'd rather watch a movie. Watch a movie. Next, eto, know every language or know how to play instruments. Both? Ay, hindi ko alam. Well, I know na-amaze kasi ako pagka, well, since I've been flying to Cebu, na-amaze ako pagka may nagbibisaya. Gusto ko matuto kung paano magbisaya. Gusto ko maintindihan yung sinasabi nila. Gusto ko sila sagutin in Bisaya. Ang saya siguro nun pagka, yeah, I'll choose know every language. I find it really interesting and amusing pagka may isang tao tapos alam niya yung language na to, alam niya yung language na to. Like, wow. So, know every language. Nako. I'm sure hindi imposible sa'yo yan, Andy, sa husay mo talaga. Yung Tagalog nga, ngayon napaka-tatas mo na magsalita and I'm sure ibang dialect in the future, magagawa mo. Aaralin ko na. Konting-konti, Bisaya na. Konti na lang, magiging Bisaya na. Baka siguro limang pabalik-balik pa ng Cebu, no? Kaya mo na, Andy, makipagsama. Aaralin ko. Last, okay. Beach or mountains? Beach or mountains? Beach. Beach. I love being under the sun. I love, ay, sa mountains naman, you're under the sun pa rin. Pero you know, nasa ocean ka, nakikita mo yung view ng water, tapos sand. It's really relaxing. I find it relaxing for me. Yung beach. So, beach for Andy. And ako, dyan nagtatapos ang ating clash questions. Yay! Pero this time, yes, didiretso na tayo sa ating fact or fake, Andy. So, may mga ilan lang kaming mga natagpuan talaga na mga searches sa internet na iko-confirm ni Andy kung ito ba ay katotohanan or fake. Simulan natin. Okay.
Totoo ba na pinangarap mo ang acting before? Yeah, that's a fact. I think alam naman na ng lahat na matagal ko nang pinangarap mag i-pursue yung pag-aarte. Though hindi ko in-expect na showbiz or whatever, but sobrang I've always been so passionate when it comes to acting, when it comes to performing. And I always say this kasi sobrang natutuwa ako na ngayon, parang pinupursue ko na talaga yung acting. And it really makes my heart full every time na iniisip ko na dati, pinapangarap ko lang ito. Ngayon, ginagawa ko na, ganun. Galing. You're living your dream na talaga. Galing. Yeah. Next, eto. After PBB, dumating ba sa point ng life ni Andy na akala mo babalik sa normal yung buhay mo? Like yung kumbaga, totally out of showbiz, focus sa life, school, ganyan. The point na akala ko ba, or akala ko babalik na? Oo, like you'll be out in the show business na, but magpo-focus ka na lang sa school, sa normal life, parang ganun. Dumating ba sa point? I guess. I think there was a point na I was thinking na, should I just study? Kasi I wanted to study in Canada. I was looking into schools in Canada. And I think wala akong ongoing project nun. So, maybe inisip ko na mag-aaral na ako, ganun. So, yun. But then, tuloy-tuloy. But then, may bagong blessing na dumating. And yun. It made me realize na it's not something that I wanna give up right away. Especially after everything na I've invested and I've sacrificed to be here. Ayoko siyang i-give up easily. Kasi nakikita ko na unti-unti akong nag-grow bilang artista. So I just don't wanna stop. I don't wanna stop muna. That's why ngayon, binabalance ko na lang muna with school. Maybe the Canada dream, because it's a dream of mine then to be able to study abroad, to work abroad. But maybe next time na lang muna. Next time. Aww. And God's perfect timing talaga darating din yan. Yeah, kasi yung puso ko nandito pa sa career ko eh. Yung buong puso ko na sa career ko pa rin. Ayun. Gandang trivia nun, Andy, na talagang pinangarap mo palang mag-aral abroad sa Canada palang. Yeah. Next. Eto. Totoo ba na ayaw mo raw ng gulay? That's fake. Fake yan. Fake news nga ba ito, Andy? Okay. Alam ko na inamin ko na ilang beses na ayaw ko talaga sa gulay. Pero ngayon, tinatry ko. Play DTR na sinabi po live. dito ko din scenario na ayaw ko sa gulay. Pero I'm trying to at least have a bit of vegetables and nutrients sa meals ko para healthy ako. Kasi ang bilis ko magkasakit and naging sa gabal siya sa work. Mahirap pag nagkasakit ka tapos may work ka. Mamimiss mo yung work mo. And I don't want to miss any of my responsibilities, even sa school, kasi I also do face-to-face. Kaya, tinatry ko. I try. Nire-remind ako ni mommy na kumain ka ng gulay. Sabi pa niya saan, kahit one spoon lang. Basta may gulay kang makain. So yun, tinatry ko naman na makakain ako ng gulay pag meron. Ay, eat proper and eat healthy, di ba? Sabi nga. Yes. Eto, last, Andy, totoo ba na nanalo ka sa spelling bee noong grade school ka? Totoo ba yun? Hindi ata yan totoo. Parang never ako nag-spelling bee. Pero active ka, Andy, sa school? Active like yung sumasali sa mga ganyang contest, yung mga contest, quiz bee, or pag may intrams. Hindi ako sumasali sa mga quiz bee. Hindi. Fake yan. Fake yung statement na yan. Hindi ako sumasali sa mga quiz bee. Yung mga extracurriculars ko kasi sa school dati is more on nag-host, MC, nag-perform, sumasayaw, nagsi-school play. Yun yung mga extracurriculars na sinasalihan ko. Or yung mga organizations na parang religious organizations. Like in Sobel, I joined religious organizations noon. So more on
that side yung extracurriculars ko, hindi yung spelling bee. Pero kaya ko naman siguro manalo ng spelling bee. For sure. Hindi lang for ako nakasal. Sure. Pero nung grade school po, fake po yun, nananalo si Andy sa spelling bee talaga. Ang galing, no? Nga, kahit nung bata ako ka pa pala. Never ako nag-spelling bee. Ngayon ko lang na-realize na hindi ako nag-spelling bee. Magagaling kasi yung mga classmate ko dati, mas magaling sila sa akin, nananalo. Pero may naalala ko sa school, meron yan yung parang may test. Tapos kung sino yung pinakamataas na score sa yung makakasama, yun. Eh, isa lang yung kinukuha nila pagka ganun, per section yun. Kaya, yun, hindi, kaya siguro hindi, mahirap yung labanan sa classroom. Siguro si Maia yung nanalo sa spelling bee talaga nung nag-aaral. Feel ko si Maia. Nako, yun na nga. Diyan nagtatapos ang ating Fact or Fake. Yay! With Andy Abaya. Thank you so much, Andy, for being a good sport, Maya. As always, dito sa Kapamilya Chat. Again, please i-invite mo na ang ating mga kapamilya na patuloy na suportahan at tutukan ang The Iron Heart. Go ahead, Andy. Alright, mga kapamilya, abangan niyo po si Maia along with the star-studded cast of Iron Heart. This is weeknights, 8:45 p.m. sa lahat ng kapamilya channels and platforms, A2Z channel and I1TFC. Don't forget to use our hashtag for tonight, hashtag TIH jailbreak. Yun, maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong gabi. Thank you, Kuya Jeremiah, to the whole team. Thank you for having me again. It's always a fun time with you guys. Sana makasama ko pa kayo ulit in the future. And I hope you guys have a good dinner and a great week ahead. Ayun. Thank you again, Andy. And I'm sure magkakasama pa tayo next time for Team Clash naman ito. Sigurado tayo. Pero again, for now, supportahan po natin si Maia or si Andy sa The Iron Heart. At syempre, Team Clash coming very soon. At syempre, again, maraming salamat sa lahat ng ating mga kapamilya, sa supporters ni Andy na nagpapatrend sa Twitter. Maraming salamat po. And also for sending in your questions. Maraming salamat. At syempre, kapamilya, huwag niyo pong kalimutan. At Kapamilya Chat po, pwedeng niyo na mapakinggan bilang podcast. Available po ito sa Spotify, Apple Podcasts, at sa iba't iba pang podcast streaming platforms. Kapamilya, always spread love and kindness. Again, I'm Jeremiah with Andy Abaya. See you guys next time only here on Kapamilya Chat. Bye everyone and stay safe. Thank you! Good night! Kapamilya Chat!